Hey! What's up again sa inyo, no, mga kalapatids? Ayan, so magandang araw sa ating lahat. Ayan, so kakauwi lang natin, ano? Galing sa school na pinapasukan natin, mga kalapatids. And medyo pause na tayo. Pero kaya pa naman, ano, mga kalapatids. And today's video nga, no? Gagawa tayo naman ng panibagong video! At ang video yun ay magsusuksok tayo ng mga pang-clubbering, ano, sa mga inakay natin na pang South Warriors, mga kalapatids. So, let's go! So ayan mga kalapatids, ano, naka-prepare na tayo ng paglilipatan muna natin dahil yung mga inakay nga is hindi natin mailalabas yung pinakang pugaran niya, no? Dahil medyo masikip tong pintuan ng breeding cage natin. Kaya ito, nag-prepare na tayo ng malinis na buhangin dito. Nasa ganun dito na natin sila ilalagay lahat muna, ano? And ngayon nga mga kalapatids, ito yung mga inakay natin. Ayan, so bali tatlo yung inakay dito, no? So explain ko mamaya kung bakit naging tatlo yung inakay dyan. Kila, ito, kailan dyan na-arde natin. And then dito naman sa may kabila is dalawang inakay nila dyan, nila Atapang. So halos magkasing laki din lang. So mamaya pag nilabas natin, makikita nyo yung mabuti, ano, yung mga inakay na halos magkakasabay lang silang pinanganak, mga kalapatids. So unahin na natin dito, ano, mga kalapatids. Silabas natin to sila. Dyan na arden natin. And then itong isang inakay. Ayan, makita natin tatlo yung inakay dito. So unahin na natin tong mag nest mate. Ayan, malalaki na sila, ano, mga healthy sila, mga kalapatids. Then ito yung possible hen, mas maliit. And then itong isang inakay dito. Ayan, explain ko pagka nilabas na natin lahat, ano. And then dito rin kila Atapang, ilabas din natin yung mga inakay nila dahil susuksukan na din natin ng pang club ring, mga kalapatids. Dahil baka malate tayo, di natin masuksukan. Is di natin mailalaro kapag walang ring, ano. Ayan, medyo hindi na sila kasha rito sa isang pugaran natin. And ito nga mga kalapatids, ano, so explain ko muna kung bakit naging tatlo yung inakay nila. Dyan na arde natin. So bali, ang mag-nestmate lang talaga is itong dalawang to, mga kalapatids. Ito naman yung pinaampon natin. So galing to, bigay ng tropa. Eh halos kasi laki din lang naman, ano, ng mga inakay natin. Kaya pinaampon na natin dahil wala na magsusubo dun sa kanya, ano. Eh nakawala yung breeders niya, kaya baka sakaling mabuhay dito. Ayan, sinusubuan naman ng mga ito nila dyan na arden, mga kalapatids, ano. Ayan, dahil naman mababait sila, kaya pinampon na natin sa kanila. And susuksukan din natin ito ng, subali itong lima na to na inakay, susuksukan natin ng pang club ring, pang south. Ayan, nakita natin si leader na susubo na naman. Kaya ganyan ka-healthy, ano, dahil masipag magsubo si leader. Ulirang ama. Ayan. And then ito nga mga kalapatids, so pagka lumaki ito, and ang maganda rito mga kalapatids, ayan, para siyang saddle yung kulay. Dahil ayan, no, makita natin na medyo white yung patubong pakpak dito, magkabilaan. And then dito siguro checkered to or blue bar. Titingnan natin, ano, kung magiging anong kakalabasan dito. And then ito siguro mga black check and then blue bar siguro to, dahil yun ang kulay, ano, ng mga magulang nila, mga kalapatids. So ito mga kalapatids, so susuksukan na natin sila. Nasa ganun na may laro natin, ano, sa mga derby na sinasalihan natin, sa mga club natin na sinasalihan, mga kalapatids. And ito nga, so syempre pag kayo din, pag magsusuksok kayo ng mga rings nyo, mga kalapatids, dapat lagi nyong minomonitor, ano, yung mga inakay ninyo, dahil pag nakaligtaan nyo yan, and mas maganda maglalagay kayo ng pinakang note sa may mga cage nila kung kailan sila pinanganak, para pag magsusuksok, alam nyo kung anong araw, ano, mga kalapatids. Dahil minsan 1 week lang pwede na suksukan yung mga alaga nating mga inakay, dahil malalaki na yung minsan yung mga paa nila, no? Depende yan sa kung gaano ka-healthy yung mga magiging inakay nyo, mga kalapatids. And ito nga sa atin, so 1 week pwede na natin silang suksukan ng club ring, ano? And then ito, meron tayong mga nabiling club ring, yung nabili natin noong nakaraan. Kaya lang, apat lang ito, dahil din magkukulang tayo ng isa. Siguro bibili na lang tayo ulit bukas para suksukan naman yung matitirang isa, ano, mga kalapatids. Kaya meron pa tayo dito mga club ring. Bali, apat lang to, mga kalapatids, na pang south. Ayan, so apat nga lang, ano. Bibili lang siguro tayo bukas pa ng isang club ring para run sa mga dito, sa may pinaampon natin na kalapate. Ayan, kaya pa naman bukas suksukan to, dahil medyo maliit pa yung pinakang paa niya, ano, mga kalapatids. So ito lang lahat yung susuksukan muna natin. Ayan, so pag susuksok po ng kalapate, kapag hindi mo kaya, magpatulong ka sa nakakatanda mong kapatid or tatay, ano, nang sa ganun hindi ma-aksidente or hindi magkaroon ng fracture yung paa ng mga kalapate kapag hindi pa natin kaya magsuksok. So kailangan sa mga may kaya naman,
Ito ang gagamitin lang natin, yung pakpak ano, ng kalapati natin na pang sundot mamaya. And then, ipapakita ko sa inyo kung anong gamit nito. Ayan. So mga kalapati, so unahin na natin itong anak ng dyan na arden natin. So sa kanan tayo lagi naglalagay ng club ring or kahit anumang singsing. And then yung paglalagay natin is patayo. Paganyan po mga kalapatid, ano? Para kapag nakatayo yung ibon, nakikita na. Pero yung karamihan naman, nakabaliktad na ganyan. Para kapag magkakarga ng ibon, pag binasa nung coordinator, ayan, makikita agad. Pag nakaganyan, nakatayo. So yung mamaya mga kalapatid, ano? Papakita ko sa inyo kung anong itsura ng nakatayo. So makikita nyo naman sa mga flyers natin, halos lahat, nakatayo yung ginagawa natin na paglalagay ng ring po sa mga kalapati. Ayan, so dito nga, kanan. And then, unahin lang natin yung tatlong pa. Yung tatlong daliri rather. And then, pag naisuksok na natin sa may tatlo, ayan. Pag naisuksok na natin yung tatlong ito, ang may iwan dyan mga kalapatids is ito po, yung pinakang last na daliri nila. And then, ito na po natin siya magagamit. Susundutin lang natin dito. And daan-daan lang natin sundutin para hindi naman masaktan yung inakay. After nyan mga kalapatids, hilain lang natin siya ng daan-daan, ano? Ayan, kung sana po yun lalabas dahil yung daliri nila is malambot pa naman, kaya ganyan, flexible pa, no? So ganyan na po yung pagkakalagay natin ng ring dito po sa Homing Pigeon TV, Homing Pigeon Loft. Ayan, ganyan mga kalapatids, para once na nakatayo yung ibon, ayan, makikita at mababasa agad natin yung ring band nila, ano? Ayan, so yung iba lagyan na rin natin lahat, maliban dun sa may isang pinaampon natin mga kalapatids. So ito mga kalapatids, yung nasuksukan natin ng club ring. At ito nga si ampon, hindi pa natin nasuksukan dahil nakulangan tayo ng sinsing, ano. Ito sila mga kalapatids, yung mga pang South Warriors natin, ayan. So sana lumaki pa sila, ano, na healthy silang lahat mga kalapatids. So titingnan natin, ayan, nakatayo lahat sila, ano, yung paglalagay natin ng sinsing. Ito din, nakatayo. Ito rin, nakatayo yan. And ito rin isa, ayan, no. Ito yung pinakamalaki sa kanila, possible to cock mga kalapatids, ano. Ayan. So bali kaninang umaga is pinabilad naman natin sila no sa araw, yung umagang umaga, para makasagap sila no ng natural na bitamina po galing sa araw, ano. Napakagandang bitamina 'yon na magpapalakas sa kanila no sa pagde-develop ng mga buto nila mga kalapatids dahil mga baby pa sila. Eh ito naman sa ano, sa mga nagtatanong po, mga ginagamit natin sa inakay kapag nagbi-breed tayo ng mga kalapate. So una-una mga kalapatids sa tubig, ito yung binibigay natin, ano. So every breeding natin, hindi ito nawawala. So depende pa rin sa inyo yan kung gagayain ninyo or hindi. Pero dito sa loft natin is since nag-ibon tayo, ito na yung gamit natin dahil napakagandang suplemento to. And subok naman na, no? At ginagamit na rin ng mga ibang pansier mga kalapatids. Lalo na yung mga big loft, ginagamit din nila to, tiki-tiki. So nabibili ito mga kalapatids, ano, sa mga drugstore or sa mga supermarket. Ayan, sa halagang yung ganito kalaki is 83 pesos lang. Ayan, nakikita nyo. Murang-mura na yan mga kalapatids, eh matagal na yung magagamit, ano. So ang paggamit ko po ng ganito mga kalapatids, ano, para mabigyan kayo ng idea, lalo sa mga newbie, is yung isang puno po na ganon mga kalapatids, yung inuman na ganon, is dalawang patak lang po hanggang tatlo. Kapag natin, nakita natin na kumulay na, so pwede na yun mga kalapatids. And sa tanghali po, tatanggalin na natin yun and papalitan na natin ng fresh water. So lagi po ganon, ano, fresh water po lagi pagdating po ng alas dos ng tanghali, pinapalitan na natin ng fresh water yan lagi mga kalapatids. And after nga natin silang masuksukan, so ang sistema ko dito mga kalapatids, pag nasuksukan na ng ring, mag-i-start na rin ako magbigay ng multivitamins plus calcium lactate. So ito naman po is pang manok, as you can see, ano, sa may pinakang label niya, ayan, pang manok siya mga kalapatids. Kaya hindi natin siya binibigay ng araw-araw. So 3 times a week lang or every other day yung pagbibigay natin ng ganito. So it's up to you pa rin, ano, kung paano nyo i-apply sa mga kalapati ninyo, especially sa mga inakay, yung mga gantong klaseng gamot na hindi akma sa pangkalapati, ano mga kalapatids. Ito is nabibili din po sa mga bilihan ng poultry supply, makikita nyo to. Mura lang yan, nasa 35 lang ito, nasa 35 lang din, ano mga kalapatids. At nagbibigay naman po tayo ng ganito hanggang sa hindi pa po kumukulay yung mga mata nila mga kalapatids, hanggat wala pang kulay yung mga mata nila, kahit na lumilipad na sila, kahit na nilipat na natin sa flyers loft, is patuloy pa rin tayo nagbibigay ng ganito. So suporta lang po itong mga to, ano, mga kalapatids, sa kanila upang hindi sila maging mabansot and para mas lumakas yung mga buto nila
na dine-develop habang bata pa po sila, mga kalapatids, ano? Pero kung healthy yung mga kalapati nyo, pwede rin naman na hindi nabigyan, kasi dahil nga pang support na lang to. Pero pag medyo mahina, so suportahan natin ng mga ganito, mga gamot, ano, mga kalapatids. Pero wag po nating sosobrahan dahil masama din po, lalo na kapag na-overdose, ano, yung kalapati natin. Kaya meron nga tayong sinusunod na sistema para hindi rin makasira, ano, sa mga magiging pliers natin, mga kalapatids. So yun muna para sa ngayong araw, mga kalapatids, ano. Shoutout naman natin yung mga nagpapabate. Shoutout po kay Sir V. Victor Balansay. Shoutout din po kay Sir Jocris Gonzalez from Baharin. Shoutout din po kay Sir Jimmy De La Cruz. Shoutout din po kay Sir Aaron Martin Igna. Shoutout din po kay Sir Jenny, kay Ma'am Jenny Paraguas. Shoutout din po kay Sir Clyde David Goyal from Lahong Bulan, Sorsogon. Shoutout din po kay Sir Ramaser Padel from Diporlos, Samar. Shoutout din po kay Sir Giancarlo Banal from Bulacan, kay Ma'am Imelda Garces. Shoutout din po kay Sir Edmond Igay from Pasay. Shoutout din po kay Sir JR Nagpala. Shoutout din po kay Sir Mark Jason Trinidad from Zambales. Shoutout din po kay Sir Francis Imana from Santo Tomas, La Union. Shoutout din po kay Sir Royce Vedad. Shoutout din po kay Sir Jaynag Bisire, anak ni Sir Junag Bisire. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Sir Jericho Salunga. Shoutout din po kay Sir John Patrick Surilla. Shoutout din po kay Sir Rap Rap TV. Sir Lion Rocre from QC. Shoutout din po kay Sir CJ Lop TV. Shoutout din po kay Sir David Kent Enriquez. Shoutout din po kay Sir Marco Aquino from Iba, Zambales. Shoutout din po kay Sir Jumel Celestino from Bacoor, Cavite. Shoutout din po kay Sir Leonard Arana from Villamonte, Bacolod City. Shoutout din po kay Sir John Nesmar from SPRC Club. Shoutout din po sa fansir, ano, ng SPRC Club. Shoutout din po kay Sir Dairot Lop TV. Shoutout din po kay Kauzama Gaming YT. Shoutout din po kay Sir Charles Blancaber from San Ildefonso, Bulacan. Shoutout din po kay Sir Kierby Bisconde. Shoutout din po kay Sir Bads Badong. Shoutout din po kay Sir Carl James Abillera. Shoutout din po kay Sir Malvin Ortiz from San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout din po kay Monggi TV. Shoutout din po kay Sir Allen Rubido from Bacolod City. Shoutout din po kay Sir Joel Salasibar. Shoutout din po kay Sir Mark Kenneth Sibuma. Shoutout din po kay Sir John Paul Lusada. Shoutout din po kay Sir Alasir Lop TV from San Pablo, Laguna. Shoutout din po kay Sir Tolitz Francisco Bulaong. Shoutout din po kay Sir Mark Jimuel Razon. Ay Sir Limuel Padio from Neba, Ecija. Shoutout din po kay Sir Joshua Reliera. Ay Sir Rodel Sebanico at kay Sir Ronel Mantala. So mga kalapatid, so salamat sa pagsama sa video natin ngayon. And happy 25,000 subscribers sa ating lahat. Ayan, napaka thankful tayo. Napaka sarap sa pakiramdam, ano, dahil sa suportang tunay at taglay niyan, mga kalapatid. So abangan nyo naman, mga kalapatid, pupunta tayo ng San Carlos City, Pangasinan, nitong mga susunod na araw, ano. And babalik ulit tayo ng Baguio City, mga kalapatid. So abang at kita-kits tayo dyan, mga kalapatid. So salamat po, ingat and happy flying po, mga kalapatid.